Yo, what's up mga tol? Magandang araw. For today's video nga pala, meron nga pala akong bagong laruan galing pang Lazada. Tara, buksan na natin. Tingnan natin kung quality. At eto na nga yung in-order kong laruan mga tol. Maliit lang pala. Sa picture mukhang malaki eh. Check na rin natin yung laman kung tama ba yung na-order ko at kung maganda rin yung quality. Maganda rin yung quality mga tol. Aluminum na yung material niya. Nung una akala ko plastic. Anyway, saan ko nga pala gagamitin tong bago kong laruan mga tol? Stay put lang kayo dyan at panoorin nyo tong buong video at malalaman nyo kung para saan ba tong laruan kong to. At dahil na-check na rin natin yung quality, susubukan natin kung matibay ba tong laruan na to. Susubukan ko kung effective at garantisado ba siyang gamitin. At para masubukan ko, babaklasin ko muna yung MTB clipless pedal ko. Wala naman siyang uga or kalog. At maganda pa rin ang ikot nitong Shimano M520 ko na clipless pedal. Kaya nga lang, sa sobrang tagal ko na itong ginagamit, baka natuyuan na ito ng grasa. At kailangan na siyang i-overhaul at i-repack. At dito ko na masusubukan yung bago kong laruan. Tara, umpisa na nating i-overhaul itong pedal. Panoorin nyo na lang ako kung paano ko siya gagawin. Inipit ko muna yung pedal sa gato pero hindi naman sobrang higpit. So ganito nga pala mag-overhaul or mag-repack ng clipless pedal gamit ang bagong tools. Una, babaklasin ko muna yung spindle ng clipless pedal gamit ang bago kong tools. Pipihitin ko lang ng pa-counterclockwise. Medyo mahaba-habang pihitan lang to gawa ng mahaba yung spindle. Nasa kondisyon pa naman yung spindle tsaka yung mga bearing kahit sobrang tagal ko na siyang ginagamit. Tara, baklasin na natin yung bearing at para malinisan at malagyan na ng bagong grasa. Sa pagbabaklas naman nito, gagamit lang ako ng 10mm na open range at 7mm na back range. Kukontrahin lang natin yung 10mm na nut saka natin luwagan yung 7mm. Pa-counterclockwise pa rin ang pihit. At pagkatapos, tanggalin na rin natin yung 10mm na nut at para matanggal na rin natin yung mga steel ball. Natanggal na natin yung nut. So ayan, tingnan nyo mga tol, ang liliit lang ng steel ball. Parang sinlaki lang ng kulangot. Goods pa naman yung spindle, may grasa pa naman. Kaya nga lang, marumi na. Kaya kailangan ng grasahan ng panibago. At ngayon, isisecure ko na yung mga steel ball kasi sobrang liliit na ito. Gagamitan ko ng magnet para hindi magtalsikan. Mahirap kasing makahanap ng ganitong size ng steel ball. At ngayon, lilinisan ko na yung mga bearing at yung spindle gamit ng degreaser para matanggal natin yung mga lumang grasa. Ayos, nalinis ko na yung mga steel ball at spindle at ibang parts ng clipless pedal. Pwede na ulit i-assemble. At sa mga magtatanong naman kung anong ginamit kong panlinis, eto lang yun mga tol, Kasad degreaser. Available to dito sa Cycling Culture PH.
Effective din panlinis to sa mga maruruming sprocket at nagigitat ang kadena. Marami kaming stock dito sa shop kaya sugod na. So ayun, after ko nga malinis yung clipless pedal, ibabalik ko na sa dati, a-assemblein ko na ulit. At sa pagkakabit naman mga tol, kung ano yung huling tinanggal nyo, yun naman yung unang ibabalik nyo. Katulad nitong seal, yan ang pinakahuling binaklas ko. Yan din ang una nating ibabalik. Kailangan kompleto yung pagbabalik. Walang labis, walang kulang. Kasi kahit isang parts lang mawala dyan men, bulilyaso na agad dyan. Back job na agad dyan. So ngayon, nilalagyan ko na ng grasa yung pinaka-insertion ng spindle. Ito yung ginamitan ko ng tools para mabaklas natin yung spindle dun sa pinaka-base ng pedal. Hindi ko alam kung anong eksaktong tawag nila dito eh. Pero check nyo na lang sa diagram ng Shimano M520 na clipless pedal sa Google. Ang susunod na ilalagay ko yung washer na paglalapatan ng mga steel ball. Lalagyan ko na rin ng grasa yung paligid ng washer, para kapag inilapat na natin yung mga steel ball ay hindi siya magtalsikan, nakakapit lang siya sa grasa. At ngayon, ilalapat na natin yung mga steel ball. Ang bilang nga pala ng steel ball ng M520 clipless pedal is 24 pieces. So hahatiin ko sa dalawa. Ilalapat ko yung 12 sa unang palapag. At pagkatapos ko ngang ikabit yung unang 12 steel ball, ilalagay ko na rin yung spacer. At pagkatapos, ilalagay ko na rin yung goma or seal sa loob ng spacer. Saka ko ulit gagrasahan para ulit dun sa 12 steel ball na natitira. At ngayon, ilalagay na natin yung huling 12 steel ball na natitira. Kailangan maayos ang pagkakalapat ng steel ball para hindi na tayo umulit. Kapag mga ganitong trabaho kasi masyadong maselan at mabusisi, gawa ng maliliit yung mga pyesa ng pedal. At pagkatapos ko nga ilagay yung huling 12 steel ball, isasalpak ko na yung 10mm na nut or yung pinaka-cone cover ng steel ball. Dahan-dahan lang ang paglalagay para hindi magulo yung steel ball. At habang hinihigpitan ko yung nut, pinakikiramdaman ko yung ikot, baka kasi masobran sa higpit or maluwag pa. Dapat saktong higpit lang, importante walang kalog yung spindle. At ngayon, ilagay na natin yung panghuling nut, yung 7mm na nut. At ngayon, ilalak na natin yung dalawang nut. Kukontrahin ulit natin yung 10mm at pipihitin natin ng pa-clockwise yung 7mm para mag-lock yung magkabilang nut. Huwag masyadong mahigpit, dapat sakto lang. So ayun, natapos na nating i-repack at i-overhaul yung spindle at yung mga bearing. So ngayon, ibabalik na natin siya dito sa kanyang base or yung pinaka-clipless pedal niya. Pero bago ko isalpak, lalagyan ko muna ulit ng grasa yung buong spindle at para smooth ipasok sa kanyang base. At ngayon, isalpak na natin yung pinaka-spindle sa kanyang base. Kamay-kamay muna ang pagpipihit. Pakikiramdaman ko muna kung lumapat at pantay ang pagkakapasok ng thread para maiwasan natin yung pagka-lost thread. At ngayon, gagamitan na natin ng tools.
So ayun nga mga tol, natapos ko nang i-overhaul at i-repack yung MTB cliffless pedal ko na Shimano M520. Kondisyon na ulit, pang matagalang gamitan na naman to. I hope meron kayong nakuhang idea kung paano i-overhaul tong MTB clipless pedal na Shimano M520. Sa susunod mga tol, ang i-repack ko naman at i-overhaul ko yung Shimano clipless pedal ko na pang road bike. So abangan nyo yun mga tol. So sa ngayon, eto muna. So paano mga tol, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. Paalam!